So dito tayo ngayon. So sa mga hindi pa po nakakaalam mga kababayan, meron pong update ngayon na nangyari sa Guinness Book of Records. Di ba mga kababayan, naalala po natin na dati, no, tuwing meron tayong mga nakakausap o nakakadebate ng mga anti-Marcos, palagi nilang binibida na nasa Guinness Book of Records si Ferdinand Marcos na one of the greatest plunderer sa history ng mga politicians. Pero mga kababayan, yung nangyari kasi, binura po ng Guinness Book of Records yung mismong article nila doon. Ito yung nakalagay ngayon na sa Guinness Book of Records na nabura na. So, April 23, 1986, the government of the Philippines announced on 23rd April 1986 that it had succeeded in identifying $860.8 million salted away by the former President Ferdinand Edralin Marcos and his wife Imelda Marcos. The total loss from November 1965 was believed to be $5 to $10 billion. So dito kinuha ni Alan Peter Cayetano, kung naalala niyo po. Ito yung binabanggit ni Alan Peter Cayetano na magnanakaw daw yung mga Marcos. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. At syempre nakalagay din dito sa article ng Guinness Book of Records, reference or pinagkuhaan ng information ng Guinness Book of Records dito is yung Philippine government. Ito nakalagay ito dito sa unang stanza pa lang. The government of the Philippines announced on 23rd April 1986. So alam naman natin mga kababayan na yung Guinness Book of Records ay hindi naman po yung korte. Pero yung ginamit na reference nila is yung Philippine government. So sino ba yung presidente noong April 23, 1986? Di ba si Cory Aquino? Itong nakasulat sa Guinness Book of Records, ang alam ko matagal na to. 1990s pa lang naririnig ko na to. Pero napakaganda nito mga kababayan, after 3 decades, naisipan ng Guinness Book of Records na i-refresh or gumawa ng update dito sa nakasulat sa kanila. Kung titingnan ngayon natin, ito mismo yung pinaka-website ng Guinness Book of Records kung saan nakalagay yung article nila na greatest robbery of a government. Actually, nakalagay pa yan dito. Oh. Ayan, nakalagay pa yan dito. Cannot found na. So, hindi na so, wala na, binura na. So, mga babayan, andito, nakalagay ngayon sa Rappler. Marcos' greatest robbery of government, Guinness record suddenly inaccessible. Guinness World Record takes very seriously now. So, that ever our responsibility to be source of reliable, accurate information. Amber Georgina Hill, Head of Publishing and Brand Communication, said in an email. So, sumagot pala yung Guinness Book of Records sa Rappler. Any record which has not been recently researched and verified by independent sources will be re-examined. So, ang pinaka nangyari talaga dito mga kababayan pala, bine-verify ngayon ng Guinness Book of Records kung totoo nga ba talaga nakasulat sa kanila. So, mga kababayan, no, napaka-ironic lang po kasi, sa loob po ng 30 years, ngayon lang po naisipan ng Guinness na i-verify yung nakasulat doon sa article nila sa loob ng 3 dekada. So, syempre mga kababayan, yung naging damage kasi dito, ginamit ito ng mga dilawan . Ginamit ito ng ABS-CBN. Ginamit ito ng mga anti-Marcos. Ginamit ito ng mga oligarchs sa loob ng 3 dekada. Itong Guinness Book of Records na to. At even ngayon na tumatakbo si Bongbong Marcos, nung hindi pa nabubura ito sa website nila, ginagamit nila ito sa atin na sinasabi nga nila, ang mga Marcos magnanakaw. Yung ebidensya namin yung Guinness. Better late than nothing. Buti na nga lang, ginawa nila to na sa loob ng 3 decades, binerify nila kung totoo ba yung nakasulat sa libro nila sa loob ng 3 dekada. Labo, di ba? Base sa Rappler, is bine-verify ngayon ng Guinness Book of Records kung accurate pa ba. So, i-update nila to. Sa tingin ko, hindi naman nila to buburahin. Sa tingin ko, i-update nila to. Well, kung hindi na to magiging $10 billion tulad ng sinabi nila dati at sinabi ni Cayetano dati, malamang buburahin na nila to. Lahat. Not unless na may makita silang mas malaki pa. Mali mo, mas malaki pa pala sa $10 billion yung allegedly na ninakaw. Nung binabasa ko pala itong article sa Rappler,
ang ginawa ng Rappler, nagpakita pa sila ng mga evidence na sinasabi nga nila yung mga Marcos Magdanakaw na dapat ibalik yan doon. Hindi ko na sinama dyan kasi wala namang kwenta yan eh. Tapos yung pinapakita ng Rappler is all civil cases. So mga kababayan, kasi ito kasi yung hirap sa mga bobo tsaka mga tanga na mga anti-Marcos. Kapag tinatanong ko sila, ano ba yung ebidensya ninyo na magdanakaw yung mga Marcoses? Ang lagi nila binabato sa akin, civil case. O ito mga kababayan, ito lang yung pinaka-logic dito eh. Ito lang yung pinaka-logic talaga na hindi maintindihan ng mga anti-Marcos. Ito ah, syempre mga kababayan, tulad na sinasabi nila, billion of dollars, billion of pesos, o million of pesos, pesoses, ang ninakaw ng mga Marcos. Sabi nila yan. So yun ah, kung billion of pesos pala yung ninakaw ng mga Marcoses, syempre kailangan dyan ng criminal liabilities. So syempre kapag criminal liabilities yan, kailangan meron tayong criminal case na magpapatunay na magnanakaw ang mga Marcoses. Ang problema mga kababayan, dito sa mga anti-Marcos na to, kapag tinatanong ko sila kung ano ba yung ebidensya nila kung bakit magnanakaw yung mga Marcos, ang lagi nilang binabato sa akin, civil case. Na pinipilit talaga nila civil case, ebidensya to na magnanakaw yung mga Marcos. So yun nga mga kababayan, di ba? At syempre, ito yung isa sa mga ebidensya nila. Itong nasa Guinness Book of Records. Na ngayon, binura na nila, biniverify nila ngayon at ina-update na nila. O so ngayon dito mga kababayan, kung mababasa ngayon natin to dito, mula 1986, mula nung napatalsik yung mga Marcoses, nag-file ng 901 cases yung PCGG laban sa mga Marcoses. Isipin nyo yun ha, 901 cases. Actually, hindi naman lahat ng mga kaso na to napanalo ng mga Marcoses. May mga nabasa talaga ako natalo yung mga Marcos sa mga civil case. Pero ano ngayon? Kung natalo yung mga Marcoses sa civil case, ano ngayon? Ibig sabihin ba, magnanakaw sila? Huwag nyo kasi ipipilit sa amin yan. So in the first place pala, hindi nyo pala naintindihan yung ibig sabihin ng civil case. Well, nung binabasa ko yung mga civil case mga kababayan, yung mga nakalagay doon, should be declared allegedly stolen. Hindi napatunayan ng mga Marcos na sa kanila yung ari-arian. Pero hindi sinasabi sa civil case directly na ill-gotten yan o ninakaw nila yan. So mga kababayan, isipin nyo lang ha, sa 901 cases na final ng PCGG sa mga Marcoses, walang criminal cases ang nananalo ngayon ang PCGG at Philippine government. Kung meron man, ito yung ano, ito yung civil case at saka ito yung 7 counts ni Ebelda noong 2018 na hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Labo nyo men, labo nyo. O ngayon, paano to ngayon? Ina-update na ngayon ng Guinness Book of Records yung nakasulat sa kanila. O ngayon, pahiya na naman kayo dito. Not unless, hindi ko alam ha, not unless na may makikita yung Guinness Book of Records na ebidensya na mas malaki pa pala sa $10 billion yung ninakaw ng mga Marcoses. Well, para sa akin, malabo mangyari yun. Korte nga sa Pilipinas, hindi mapatunayan. Guinness pa kaya, eh, hindi naman korte yan. Nakakalungkot lang, no, di ba? 901 cases. Wala man lang kayo natapos. Ito kasi yung point dito, mga kababayan. Sa loob ng 36 years, binato nyo sa mga Marcoses yan. Tinuro nyo sa amin sa eskwelahan yan. Ang turo nyo sa amin sa eskwelahan, naalala ko pa yan eh. Ang turo nyo sa amin sa eskwelahan dati, magnanakaw yung mga Marcoses. Ang panahon na ngayon yung nagpapatunay na hanggang ngayon wala pa kayo natatapos. Tapos ngayon itong mga anti-Marcos ngayon, ipipilit nyo sa amin civil case. Kung hindi ba naman sangkatutak ng mga bugok kayo? O kaya tinanggal daw, sabi ni Chodor. Kaya tinanggal ng Guinness World of Records yan kasi pwede silang makasuhan ng libel pag binalikan sila ng mga Marcoses. Tapos, isipin nyo lang mga kababayan ito. Isipin nyo lang mga kababayan. Sa loob ng 36 years, patuloy nila binabanatan yung mga Marcoses. Patuloy nilang sinasabihan na hanggang ngayon, hindi sila makamove on. Patuloy nila sinasabi sa mga Marcoses na magnanakaw, na mamamatay tao, na human rights violator. So kaya ngayon, napapatunayan na ngayon natin na hindi totoo yan. Or wala silang sapat na ebidensya para ituro yung mga Marcoses. So isipin nyo lang mga kababayan, no, sa loob ng 36 years, niloko tayo ng mga dilawan. Ito ngayon yung kinakatakot ngayon ng mga anti-Marcos. Yung pagbabalik ng pamilya Marcos sa Malacanang. Kaya gagawin talaga nila lahat yan. Lahat ng mga bagay, kahit nakasinungalingan yan. Gagawa sila ng paraan para hindi lang makabalik yung mga Marcoses sa Malacanang. Well, kasama na dito yung paggamit nila sa mga minors.